Hello guys. Mag-share lang po ako ngayon tungkol sa yung pagbubuntis na namamanas ka or namamaga na yung binti mo, kamay. Ito po yung mga naranasan ko na gusto ko rin i-share sa inyo dahil effective sa na ginawa ko talaga. Dahil nasa third trimester na ko. Kaya naranasan ko talaga yung pamamanas or beri-beri in Bisaya. Yang parang lumalaki yung yung namamaga yung pinti mo. Yan. Naranasan ko. Pero ngayon wala na siya. Dahil sa ito ang ginawa ko. Dati talaga may picture ako na yan na halata talagang namamanas yung pa ko. Ay, ito. Nasa third trimester, seven months, third trimester, in 29 weeks. So, medyo yan na po ang mga naranasan natin. So, isishare ko po sa inyo kung ano yung mga ginawa ko, kung paano mabawasan yung pamamanas sa binti, lalo na yung mga buntis. So, yan po. May mga ginagawa kong video. Yan po ang mga ginagawa ko para masolusyonan. Kasi wala po talagang gamot sa pamanas, sa buntis, sa pamamaga. Yan lang po ang yung mga paraan na gagawin natin. Yun po ang pag-iinom ng tubig. Lagi, dapat consume tayo ng maraming tubig, mga 10 glasses. Kasi para mabawasan natin pagmamanas. Tsaka, baka din kulang kayo ng potassium. Kain kayo ng mga rich in potassium na mga pagkain tulad ng saging, yogurt, kamuti, patatas, lubati, spinach, ayan. Rich in potassium yan. Tsaka bawasan po natin yung mga maalat. Huwag tayong kakain ng mga maalat na mga pagkain. Bawasan natin yung mga asin-asin. Lalo na may mga canned goods. Huwag tayo magsyado niyan. Tsaka, pag uupo kayo, lalo na magpapahinga, ihahang yung kapaan nyo, kumbaga, taas. Kung nakaupo, kung nagpapahinga kayo, itaas nyo konti. Lagyan nyo ng unan yung dito sa may paan nyo. Parang pataas siya. Yan po, para dumaloy yung dugo ng, hindi po napunto. Kasi yung po dahilan talaga pumanas yung nakatayo tayo ng matagal. At saka, itong lagi ko ginagawa umaga at saka hapon, kahit mga 10 to 15 minutes, maglalakad-lakad. Yes. Talagang effective talaga yan para mabawasan yung pangmanas. Mawala yun. So, lagi ako naglalakad mga inurasan ko, umabot ka na isang oras. Oo. Talagang maganda din kasi yan para normal yung delivery natin. Lalo na pa yung mga first time na mga mami dyan. Subukan nyo yung mga ginagawa ko. Yun lang, mga araw-araw ko ginagawa para mabawasan nyo. Lalo na tayong nasa third trimester, yung mga 7 months. So, yun. Lumalabas na talaga yung pamanas tsaka pamamaga ng ating mga binti. Kaya, tsaka hindi natin dapat pagbawala yan. Baka kasi may posibilidad na preeclampsia. Yan. Kasi lalo na po kung high blood ka. Kaya dapat ugaliin to gawin nyo. Yan lang po ang ginagawa ko. Paglalakad, umaga tsaka hapon, tsaka inom lagi na maraming tubig. Yan po ang mga ginagawa ko. Nawala talaga yung manas ko niya. Tsaka, yun, pag umupo ka, itaas mo yung paa mo. Kunti. Kahit lagyan mo ng unan sa ano. Yan. Yung mga ginagawa ko. Yan, may video ako niyan. Tsaka, kumain ng mga more potassium. Oo. Kain ako ng kain nun. Tapos, kinabukasan, wala na talaga yung manas ko. Kain ako ng kain ng saging. Tsaka, yung tuwasan ng mga maalat.
Yan. Yan po ang mga lagi ko ginagawa. Sa fictive. Sabi ko, kinabukasan, okay na yung ano ko, wala na akong manis. Yan. Subukan nyo yan, girls. Lalo. Kasi mostly na mga magiging ano, parents ay mami-mami-mami eh. Maranasan talaga yung manas pamaga or beri-beri sa mga binti. Lalo parang tumataba. Yung mga feeling ko na tumataba na talaga. So yun naman guys. Sana po may natutunan din po sa'yo sa akin. Salamat po. At good luck po sa ano, katulad ko mga anak. I'm mga anak ko ako ngayon, July. Soon. See you soon, baby boy. Baby boy. Thank you. Good night. Solution sa pamamanas. Ihang yung itas. Yung paa. Pag nagpaupo, pag nagpahinga, ganito ang gagawin. Kain ang saging. Grabe no. Para mabawasan yung pamamanas sa pamamaga sa paa, sa body. Hindi lang ako pala rin. Hindi kaya siya. Inom ng maraming tubig. You can show water 10 glasses a day. Oo. 10 glasses a day. Yan ang solution. Kain ng sagi. Inom ng inom ng tubig. Patanglap. Kaya kayo mga buntis, kayaan nyo ako. Sarap ng tubig. Sarap ng tubig. Lang mag-isa dito. Alone. Good morning, guys! Dito ako ngayon sa may kalsada. At ako lang mag-isa. Naglalakad.